Kayo po naghahanap ng property na retirement plan. Hello mga kapatid, good morning, good morning. And meron na naman po tayong isang property na tamang-tamang retirement plan dahil may income ang property. Ito po ay may sukat na 9.6 hectares na kung saan nakaka-harvest po ng 10,000 to 13,000 na harvest ng niyog. Kaya ang ganda po nito mga kapatid, at flat yung lupa. May source ng tubig, may creek. Ayan. So ang price nito mga ka-farmlot ay 35 pesos lamang po per square meter. Kaya ganyan po ang presyo, mura dahil hindi naman po siya tabing kalsada. Pero may right of way naman po yan at magkakaroon po ng kalsada daw po dyan. Ang location po nito mga ka-farmlot ay sa bayan po ng Labo, Camarines Norte. Ang travel time niyan sa Manila po ay 7 to 8 hours drive po. Ayan, linaw ng tubig. Ayan, meron po tayong 9. Ilan sukat? 9.6.46. 9.6 hectares pong farmlot. Wow, pantayin to ah. Medyo masuka lang pero maraming harvest mga kaparmlot. Nakakailang harvest to? Nakaka 13,000 na harvest ng niyog. Titulado po ito. Flatland. Ganda rin. Kulang lang din sa linis to. Pero ang linis ng tubig dito. Tingnan natin yung tubig. Oh. Parang feeling ko pwedeng inumin eh. Ayan. So, kanina pa kami naglalakad. Talagang marami pong niyog to. Ayan. Tsaka wala pa kami dinadaanan na bundukin. Puro flat land pa. Ayan. Nakabaybay po sa sapa ito. Ayan sapa. Ay, ito yung kuprasan. Ayan mga kaparmlat. Ayan, dito na tayo sa kuprasan. Ayan. Quality. Mukhang kakaharvest lang mga kaparmlat nitong 9.6 hectares na to. Ito po ang lukaran. Makikita nyo naman yung mga pinagbunutan. Halatang maraming na-harvest po yan. Pinagbunutan pa lang, ebidensya na. Ayan. Nakaka 13,000 po na-harvest na talaga naman pwedeng mangyari. Kaya pala walang masyadong bunga kasi kaka-harvest lang. So pinaka-konting harvest po nito, nakaka 6 to 8,000 po. Pinaka-marami nakaka 13 po. Ayan. May sakop din ba ito pala yan? Wala. Anyugan lang puro. May right of way ba ito kuya? So yan, dun sa cemented road mga kaparmlat, ang layo po nitong property na to ay nasa 300 meters po. Ayan. Pero dito daw po ay may proposed barangay road na dadaan dito mismo sa property. Ah, siguro yung dinaanan natin ano? So ganda oh, solid na nyugan. So yun mga kaparmlat, so doon po kami galing, ayun po yung kalsada doon sa may motor na yan. So naglakad po kami dito. Yan. Papunta po, dyan po sa baba-baba, mga 100 meters mula dito, mga 80 meters, nandun na yung property. So antansya ko yung distance from barangay road to property ay abutin po ng 250 meters. Yan. Then may proposed daw na barangay road. Ayan. Pero para sa akin, magkaroon man ng kalsada o wala, panalo pa rin yung property dahil napakarami po nga
nyug, dasik, tsaka maraming na-harvest. May source of income. Ayan. Batang bumati sa amin. Ayan. Happy New Year. May pala isipan ako, bibigyan kitang pera pag nasagot mo ng tama. Ano po yun? Okay. Anong Tagalog sa orange? Oh, di mo alam. Kulay lang yun. Orange. Violet. Ay, violet. Tagalog sa orange. Ay, kulay lang po. Kulay. Tagalog sa orange. So, anong Tagalog daw? Ay, hindi ka din din. Ano, di mo alam ano? Tagalog sa orange. Maitim? Hindi, mali. Ikaw yun. Orange. Tagalog sa orange. Dandan. Hindi rin. Pati ba naman ikaw, hindi mo alam? O ikaw, ano Tagalog sa orange? Ikaw, ano Tagalog? Pag nawala mo, ibibigay ko sa kanila. Ikaw na. Dali na, ang Tagalog sa orange. Alam ko, kaya nga. O ikaw, hindi mo alam ba? Ano, hindi nyo alam? Hindi. Pagbalik namin dito, pag may kasama kami yung buyer, dapat alam nyo na. Pag alam nyo na, edi, bibigyan ko kayo yung tig-100. O, sa inyo na to. Okay. Bigyan nyo. Tara kami. Nagkakagulo yun. Kakagulo yung mga bata dun, oh. Di pa rin alam ang sagot. Mula po dito, yan, naglakad po kami papunta dun. Ayan. Oh, ganda ng daan namin, oh. Malinaw yan, sarap maligo. May naliligo. Good! Sarap! So, palabas na po kami ng highway. So, dito po ang daan. So, ito po pala yung portion ng rough road. Ayan. Konting-konti lang siya. Mga 40 to 50 meters lang. Then, ito, puro cemented na to. Palabas. So, yan mga farmlot. So, bali, ang layo sa highway ng property ay nasa 1 kilometers lang. So mali po ako doon sa tansya kong 2 to 3 kilometers. 1 kilometers lang. Nasa highway ka na. Ah, hindi pa pala highway yun. So mali tayo ng tansya. Konting abante pa. So possible nga po talaga mga 2 kilometers. So marami na kabahayan dito sa madadaanan bago sumapit sa property. Ang barangay hall. Yan. Barangay hall. Magda-drive po tayo habang hawak ang cellphone. Yan. Ah, mga nakaka-2 kilometro na tayo mga kapamlat. Possible nga 3. 2 to 3. Yan. Rock and roll. Highway, highway. Nasaan ka na? Malapit yung love. Malapit yung love.
So yun mga kapam, lang sa part na to, nag full memory na tayo. Bali, more or less 4 kilometers po yung haba mula highway hanggang doon sa property. Ayan mga kapam lahat, maraming salamat po. Marami namang mga kabahayan dyan, hindi man siya ganun kaliblib. Doon sa mga dinaanan namin, maraming community. Ayan, thank you po sa panonood.